Yo, what's up mga katupak? Ayan, walang pangit na sabungero, lalo na kapag katupak ka. Ayan, again mga katupak, KINGPAC Official, number one channel, at syempre mga katupak channel yung pangalawa. Maraming salamat sa solid na sumusuporta sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre yung mga OFW na nagme-message, nagchat-chat sa atin, tumatawag at nagko-comment sa channel ko. Salamat po ng marami. Thank you sa inyo. Ayan mga katupak, no. Ito mga katupak, share ko lang sa inyo para may idea din kayo, no, about sa shipping natin, no. Sa mga umu-order sa akin, no, ng Korean jelly, KINGPAC pure molasses, ayan yung pure molasses natin, yung honeybee natin, ayan. Yung shipping natin na JNT at saka yung syempre yung KINGPAC shirt natin. Mga katupak na yung problem ng pag-shipping yan. Sana mga katupak makarating sa kanila to. Okay? Sana meron tayong katupak na nagtatrabaho sa JNT na pwedeng makausap yung manager o may-ari kung sino. Kasi, mga katupak, no, nasisira. Nasisira yung kumpanya. Nasisira yung JNT sa ginagawa ng mga empleyado na hindi nila ginagawa ng tama yung mga trabaho nila. No, imaginein mo to mga katupak, ano? Hindi ko na pinansin eh. Actually, pangatlong beses na to ngayon na nangyari. Una, siguro mga 3 months ago, nag-deliver tayo ng molasses, no. Ito yung KINGPAC pure molasses natin. No, binalot po ito ng bubble wrap. Isipin mo, ha, binalot ng bubble wrap tapos ikinarton pa. Ang delivery sa Malabon lang. Okay? Mga katupak, no, pagdating doon butas-butas may tusok-tusok. So anong ibig sabihin? Ito, pag kahit anong gawin dito kung hindi sasadyain, paano 'to mabubutas? Walang way na mabutas 'to eh. Okay? Kasi nga naka-bubble wrap tapos may karton pa. Okay? Tapos nakabalot pa ng plastic na JNT. So ibig sabihin, tinusok. Tinusok na sadya ng empleyado nyo. No, wala namang iba, hindi naman pwedeng yung tambay magtusok niyan. Siyempre yung empleyado kung sino yung naglo-load or kung sino yung nagbaba, no, yun lang naman 'yan eh. Dalawa lang naman yan, kung sino ang naglagay o kung sino yung nagbaba. Okay? Yun, hindi ko pinansin yun. Hinayaan ko na lang. Eto mga katupak, no, kahapon, so medyo matagal yung pagitan. Kahapon naman, no, yung deliver natin na may molasses at saka yung may honeybee. Okay? Okay naman yung molasses. Ang problema, yung honeybee naman natin, eto, basag yung isang bote. Alam naman natin na babasagin po ito, kaya nga ito, dinoble namin ng bubble wrap, no, talagang pati ilalim binubble wrap namin at pati yung ibabaw binubble wrap namin. Okay, para sigurado na hindi mababasag kung mabagsak man. Ito mga katupak, no, bubble wrap tapos kinarton mo ng makapal, kahit mabagsak po ito, hindi po ito basta-basta mababasag, not unless ibinagsak talaga ng malakas. Kasi basag-basag yung bote. Yan, JNT, sana naman, no, iimbestigahan ko, no, gawan nyo ng paraan na ganito, sino bang may kasalanan, at tanggalin nyo yung mga empleyado na hindi ginagawa ng tama yung trabaho nila, kasi masisira ang kumpanya nyo, no. Isipin mo, nagbabayad kami ng maayos sa inyo, kung magkano yung shipping charge na hinihingi nyo, nagbabayad po kami, and we deserve na yung produkto na i-deliver namin dumating doon sa customer ng safety. Kaya nga pinili namin yung may pangalan eh. 'Di ba? Okay, no? Biruin mo, napakalapit lang saan lang namin na i-deliver yung parang navotas lang. O eto na, no? Okay, hindi pa ako napupuno eh. Okay pa sa akin eh. Parang sige, hayaan ko na lang, although nakakairita. Nakakainis. Hinayaan ko na lang. Katupak, ano? Ito, pangatlo na eh. Pangatlo na kasi, kaya talagang medyo nainis na talaga ako. At hindi lang yun, mga katupak, no. Ang patikul sulu, no, ang pinadeliver namin, 5 honeybee. Ang inorder sa akin ng subscriber ko. 5 pure honeybee, tapos 5 molasses. Okay? So, ang ginawa namin dyan, mga katupak, no, binubble wrap po namin ito ng maayos. Separately. Hiwa-hiwalay, binubble wrap namin kasi alam namin na malayo. Okay? Pati po ilalim niyan, binubble wrap, at pati taas, binubble wrap. Para yung item safety makarating doon sa patikol sulu. 5 piraso nito, basag lahat.
Okay, eh magkano isa nito mga katupak? Ano? Magkano yung binayaran ng customer natin? Eh syempre, hindi naman natin pwedeng ipa-shoulder dun sa customer. Pabayaran natin. Ano? JNT. Sana makarating sa inyo to. Sana alam nyo no, na may mga ganito. Actually, alam nyo yan eh. Hindi lang naman ako yung may ganitong issue. No, napakarami. I'm not sure lang kasi kung bakit hindi nagagawa ng paraan. 450 yung ganito. 450. Limang piraso, basag lahat. Oh, isu-shoulder ba ni customer yun? Siyempre, ako magsu-shoulder nun. Oh, eh yung shipping pa. Ang mahal ng singil nyo sa shipping. Siyempre, ipapadeliver ko uli yun. Tapos sasabihin nila, iimbestigahan daw. Kung sino may mali. Paano nyo imbestigahan? Dapat matagal nyo nang ginagawa yan. Kasi eto, kung hindi ito sasadyain na ibato-bato ng empleyado nyo, hindi po ito mababasag. Real talk yan. Kaya nga binubble wrap. At kinarto namin ng makapal para safety yung item. Kung ibinagsak ng sadya, baka hinagis-hagis, kagaya ng mga pinupost sa Facebook na ginagawa ng mga tauhan nyo, ginagawa ng mga empleyado nyo, baka ganun ang nangyari. Kasi ang bigat eh. Ba't mabigat to? Pagtripa natin, ang bigat nito. Baka ibinato. Eh, siyempre, ang tigas nung binagsakan na bakal, di basag yung nasa loob. 450, limang piraso. O magkano yun? No, shoulder ko po yun. Dahil sa mga katarantaduhan ng mga empleyado nyo. Yan, gawan nyo ng paraan yan. Mahiya naman kayo. No? Ang dami ng pinupost sa Facebook. Ang dami. Napakaraming pinupost na ganyan. Na mga hindi ginagawa yung trabaho nila. At sana gawan nyo ng paraan at tanggalin nyo yung mga empleyado nyo na hindi ginagawa ng tama yung trabaho nila. Dahil masisira ang kumpanya yun dyan. At dapat i-shoulder nyo yun. No? Take full responsibility. Kayo yung, ano, kayo yung shipping. Parang ganito yan eh. Pupunta ako sa bahay nyo, kukunin ko yung TV, ako magdi-deliver, no? Sinakay ko sa sasakyan, nabangga ako o nakabangga ako, nabasag yung TV, sino magsu-shoulder? Yung may-ari? Hindi. Yung carrier, yung nagdala. Bakit? Full responsibility mo na yun eh. Nasa sayo na. Hawak mo na yung item. Sagutin mo na yun. Ganun din yun. Eh lalo na kayo, kumpanya kayo. Napakayaman nyo na kumpanya. Dapat magawa nyo ng paraan yan. Mahiya naman kayo dun sa mga tao. Mahiya naman kayo dun sa mga customer nyo. At kami yun. Customer nyo kami. Dahil nagpapadala kami sa inyo. At hindi lang po ito isang transaction. No? Every day may transaction kami sa inyo. Sana makarating sa inyo to. Kung meron mang empleyado dyan or may kakilala man kayo na nagtatrabaho sa JNT, sana makarating sa inyo to para maayos nyo yung ganyang proseso nyo. Kawawa naman yung customer nyo na nagtitiwala sa inyo na kayo yung carrier, kayo yung courier. Tapos yung item, hindi naman safety. Ginagawa po yung part namin at ang part po namin dun, ibalot ito ng bubble wrap. Ikarton, ibubble wrap. Yun yung part namin at ginawa na po namin yun. Ngayon, ang part nyo naman, ingatan yung dineliver sa inyo. Hindi naman kami magdi-deliver ng foam. Kung foam yan, kahit ihagis nyo hanggang bubong, hindi masisira. No? Dapat meron kayong orientation, i-orient nyo. O pag ganito, sobrang bigat, ingatan nyo yan. Sigurado, pag mabigat, something na babasagin yan kasi ang bigat eh. Dapat alam nyo yun. Dapat meron kayong mga orientation sa mga tauhan nyo na ganun. At dapat meron kayong mga supervisor kapag niloload o ina-unload yung item na dinideliver. Dapat merong nagsusupervise. Para maiwasan yung mga ganyan, yung nababasag, nasisira. Eh yung iba, cellphone eh, di ba? Yung tablet, binabato-bato. Pagdating ng tablet sa bahay ng buyer, wasak na yung tablet. Eh pinagbababato ng mga empleyado yung mga animal eh. Kayo naman, ano? Kung hindi pa na-i-post sa social media, wala kayong ginawa. No, sayang po kasi, sayang yung items, sayang yung time. No, kagaya niyan, ibabalik dito, wasak-wasak na. Ano pang gagawin namin doon? Panibago, syempre magpo-provide na naman kami ng limang pirasong ganto, ipapa-deliver na naman namin sa ano, sulo. Oh, eh paano kung ganun uli gawin? Basagin na naman ng empleyado niyo. Ano na, ano nang mangyayari? Gawan nyo ng paraan yan, no? Gawan nyo ng paraan. Huwag nyo sayangin yung time, yung pera ng mga customer nyo. Dapat meron kayong customer service. Dapat kayo tumatawag sa amin, eh. Tumawag yung empleyado nyo. Parang wala, eh. Ay, sige po, tingnan namin kung anong pwede namin gawin. Ano kaya pwede nyong gawin? Dapat may gawin kayo.
Ayan, syempre sa mga customer ko, salamat sa inyo. Ayan, sa mga hindi pa dumadating mga katupak, no, pakiantay na lang po. Sana yung iba, yung ibang mga dumating hindi magaya. Depende kasi sa nag-unload yan eh, nag-unload at saka yung naglo-load nung dinideliver na items, no. Syempre, halimbawa kami, hinulog namin kay JNT, si JNT ilo-load yan sa isang truck. Eh kung ihagis nang ihagis diyan, pagdating dadalhin ng Zamboanga. Pag load na naman sa truck ng Zamboanga, ihagis na naman ang ihagis. Di warat-warat na talaga. Di ba? Dapat meron silang process na ganun. Meron nagsusupervise para yung item safety makarating sa customer. Ayan, pakiantay na lang mga katupak. Sa mga hindi pa dumadating, no, i-follow up nyo po sa akin. I-chat nyo ako or kontakin nyo ako kung lampas na ng isang linggo. Kung 7 days na para ma-check ko kung anong status nung in-order nyo sa akin. Okay, at sa mga o-order pa mga katupak, ayan, kontakin nyo lang po ako or i-chat nyo ako. Alam nyo na yan yung messenger ko at saka yung contact number ko. Salamat ng marami sa mga nagtiwala. Salamat. Sana makarating yung iba. No? Yung iba. Okay naman eh. Ang dami naman dumadating na molasses, honeybee, dumadating ng okay. Napakarami naman. No? Napakarami nang nag-send sa atin ng picture na receive na nila ng safe yung item. Kasi nga, binabulrap naman natin tsaka kinarton. Yun kasi, na-handle yun ng maayos kaya okay. Eh, pag binaboy nila talaga ang pag-handle ng product, ng items, may chance talagang masira. Yan, JNT, gawa nyo ng paraan yan. Salamat mga katupak, no? Salamat ako, sinare ko lang sa inyo para magka-idea din kayo na yun yung nangyayari, no, sa shipping. Sana nga makarating. Sinadya ko talaga to, ginawa ko ng upload para makarating sa kanila. Sana maraming makapanood, sana ma-share nyo to para mapanood ng iba at umabot sa kanila na ganito yung sitwasyon. Thank you sa inyo mga katupak. Yan, KINGPAC, one love. I love the way you activate your hips and push your ass out. Got a brother bone so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly about it. Get you at the club, your hips have got me feeling. Body talking good to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then here's some chance. Doing 80 on the freeway, catch me if you can. But...